Hello friends. Kape uli. To. Kape, kwento. Kwento about Mount Makiling trekking. No. Yan yung kwento ko. Pagpapasensyahan niyo ko. Bakit ba ako nakasweater lagi? Malamig po dito sa condo apartment nito. Kasi hapon na malamig kahit sa labas. Sa umaga malamig din. So, ibig sabihin, may winter pa din dito. Winter, dry winter pa rin. Medyo patanghali lang yung medyo okay-okay na pwedeng walang jacket. Pero, pagpahapon at paggabi, malamig pa rin. Okay? So, okay. Kwento ko about halos 24 hours na nakalabas sa trail ng Mount Makiling. From Botanical Garden Assault, doon sa peak 2, bumalik, umaga na, kinabukasan na ng umaga. Ganon. Yun yung natatandaan ko, ha, kung hindi ako nagkakamali sa oras. No? Pero ganon yung nangyari. Alam ko halos, may na 24 hours talaga. Pero yung 20 hours na lang, grabe na yun. Okay? Ganito yan eh. Ang Makiling talaga, may character talaga yung bundok na yun na nanliligaw. Kahit ako sa side ng Santo Tomas, pumapasok ka halimbawa ako sa ibang trail, side ng sa Mikabaungan, San Miguel, lumalabas ako ng, pagbalik ko, lumalabas ako ng San Vicente na hindi naman yung gusto kong labasan. So, hindi naman malimit mangyari, pero nangyayari sa akin, no? Nangyayari sa akin yun. Paminsan-minsan, ayan kasing Santo Tomas, yung side ng Batangas, puro yan, puro San yan eh. San Felix, San Vicente, San Miguel, San Roque, puro San yan. Pag pumasok ka sa paligid yan, doon sa may boundary ng Kalamba, sa may tulay, puro San yan, San. Santo, okay? So, ganun siguro. Kaya, medyo sensitive, no? Hindi ko naman sinasabing ganun, pero medyo ganun. Okay, mabalik tayo sa 24 hours, ano? 24 hours. Not exactly, ha? Hindi ako sure kung inabot nga ng 24 hours or more than yung iba. Ha? Pero yun na yun, 24 hours na kalabas. Ganito yan. May mga kasama kasi ako eh. No? Assault ang plano. Okay, ganito. Nag-camp sa ano? Nag-camp sa area ng Botanical Garden. Doon nag-camp. Then kinaumagahan, alas 7 or alas 8 ng umaga, nag-assault na ng Makiling. Okay, assault. Assault. Medyo madaging. Medyo madaging. Pero okay lang. Assault. Assault. Madaling salita, sa pagti-trekking na yun, sa trail na yun, from Botanical Garden to Peak 2, alam naman ninyo yung trail na yun eh, na kayang kuhanin nyo ng tamang oras lang, siguro 4 hours, kung mabilis-bilis ka, 3 hours, mabababa mo na yun, no? Mabababa mo na yun, balikan. Hindi ko ka lang magtatagal sa, ano, sa peak. Okay, trek. Madami. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino ang grupo. Okay, sa grupo ko yun. Ay, umakyat. Eh, ang ingay sa peak. Sabihin na natin, tumagal yun ng 2 oras sa peak, ano? Tumagal yun ng 2 oras sa peak. Okay. Binalating nakarating yung maaga sa peak. Ito ngayon, ang problema, umambod. Siyempre, madulas. Pumutik. Okay. Pero ganun pa man, hindi pwedeng makababa. I mean, hindi maaaring ganun katagal yung oras para makababa. Ano? Siguro, sabihin na natin 6 hours makababa o 7 hours, nakakababa. Ano? Kahit na umulan pa yan. So, isipin yung nakalabas, ano, kami na lang nauuna. Nakalabas kami siguro mag-aalas 12 na, or after 12, nakalabas kami. Nagtaka rin ako, bit ganun katagal. Kasi ang na-experience ko, habang bumababa, kami nauuna, parang ramdam ko, paikot-ikot yung trail, paikot-ikot. Which is, nasabi ko din doon sa kasama ko. Sabi ko, hey, bakit paikot-ikot tayo sa trail? Ba't ganyan nararamdaman ko? Sabi niya, ganyan din nararamdaman ko.
Sabi nung isa, ganun din daw. Nararamdaman niya. Pekot ikot din. Katingin yung kami. Sabi ko, yan ingay kasi nila sa taas eh. Naiinkanto na tayo. Sabi ko, di ano, pinilit pa rin namin. Sa madaling salita, nakalabas kami. Earlier than them, no? Nakalabas kami. Ay nga kami doon sa may area na may nakita kaming parang tindahan na ano doon, na gabi na, kinatok namin. So, nakalabas kami. Kung nakarating kami sa campsite na nakatulog pa rin kami. Pero grabe, isa-isang dumating, meron dumating ng alas 3 ng umaga, may alas 4, may alas 5. Isipin nyo, meron pa rin, talagang meron lumampas pa yata ng 24 hours eh. Alas 7, alas 8 yata, may dumating pa ng ganun eh. Kung ano yung jump off nila na nag-start, doon dumating. So, halos 24 hours nga, or more than. So, isipin nyo yun. Kaya nga, yung bundok na yan, yung Mount Makiling na yan, eh, alam mo na liligaw talaga yan. Kasi may nangyari na dyan, sa side ng Makiling, naligaw din siya. Actually, namatay. Namatay yung naligaw na yun, nabaliklaan na lang. Then, doon sa side ng Batangas, may ganun din. Nahulog. Naligaw yun eh. Namatay. Ganun din. So, guys, kaya naikwento ko to sa inyo. Alam niyo yung kabundukan, mystical talaga, lalo na yung Mount Makiling. At binabasa kong libro eh, na sa lahat daw ng area, basta nasa lupa, no, sa lahat ng area, kahit nasa city ka, eh, merong laman lupa. I mean, sa road, along the road, may illustration ako nakakita, nakaabang sila yun. Halimbawa, nakaganon, may mga daang na tao, may mababait na, kasi world niya yun, hindi ka pinapansin. Then, alam naman niyo yung mga kwentong tikbalang, di ba? Minsan umuwi ako sa bahay, manggahan yung dadaanan ko, bago dumating ng bahay, bigla lang lalagas. Eh, malay ko ba, nakatikbala nga yun. Pero, just like in Mount Halcon, nararamdaman ko ito sa lahat ng bundok, na parang may sumasabay sa tabi pag ikaw ay nagtitrek. At samantawal ko, di ba? May kumakatok din sa tent. Wala namang hangin. Tumutok-tok din sa tent. Sabihin na natin, ano, hindi totoo. Ano, sabihin na natin sa kaisipan lang natin. Pero bakit may ganito? Ano? Bakit lahat may na-experience na ganito? Sa maniwala man kayo sa hindi, lahat siguro tayo nakakaramdam ng ganon. And yan yung kwento kong traverse. Na, hindi traverse. Kwento ko lang yun na pinasobra ko. Pero may nangyari kasi sa amin traverse dyan sa ano eh, sa Cristobal eh. Saka ako dalayan yung kwento. Yan yung kwento kong 24 hours ko sa Mount Makiling. So, see you sa next kwento ko about Mount Cristobal. Thank you.